with the ongoing construction, we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore Pogo, we don't know, but how come all these huge structures are being built now? Nangangamba ilang homeowners sa multinational village sa Parañaque City sa kanilang seguridad dahil sa posibleng paglaganap ng illegal na aktibidad na konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa kanilang lugar. Kasunod ito ng sunod-sunod na raid ng mga otoridad sa ilang bahay sa loob ng subdivision kung saan nahuli rin ang ilan sa mga umano'y tumakas sa niraid na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Adila, 2018 pa nagsimula ang umano'y problema sa mga POGO, ngunit hindi tulad noon dumagsa na umano ang mga dayuhan, partikular na ang Chinese nationals na naninirahan sa mga bahay na sobra-sobra umano sa kapasidad nito. Naaalarma na rin anila sila sa pagdami ng konstruksyon ng malalaking gusali sa loob ng village, lalo na't pinagbabawal ang matataas na gusali sa kanila dahil malapit ito sa airport. Kaya nang makita nila na tila kamukha ng mga ito ang mga gusali sa loob ng niraid na Baofu compound sa Bamban, doon na umano sila kinutuban. Tumanggi na mga homeowner na isapubliko ang kanilang pagkakakilanlan. Some use dummies talaga, okay? And we heard that in the process of applying for, you know, stickers and IDs and also the construction, some are using already local identification, okay? Passports, birth certificate, driver's license, postal IDs. They can't even speak the Tagalog po. So these huge structures really alarm us so much. So ang nakita namin doon is there was one young teenager, a girl, who jumped from third floor going down, parang tumatakas. So, what I assume is maybe this girl is part of a cyber sex crime, or what we don't know is maka prostitution. Panawagan nila magsagawa ng investigasyon at surveillance ang mga otoridad sa kanilang lugar. Mahigit 100 residente na umano ang pumirma sa manifesto na ipinadala na anila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na sa opisina ng Pangulo. Dumulog na rin sila sa opisina ni Senator Sherwin Gatchalian na pinaiimbestigahan ng issue sa Senado. Natatakot sila kung ano ba yung, kung may 40 kang tao doon, o hindi normal yun, no, sa isang bahay. So, yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard, may issues rin na mayroong mga escort ng police, marami ring mga allegations na konektado ito sa POGO, no, dahil nga sa gabi dumadating o lumalabas yung mga sasakyan. So we want to look at that angle also. So ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila at of course nakatira sila sa mga ganitong villages. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang Senate Committee on Women kaugnay ng mga krimen na konektado sa POGO. Gusto naman ni Senator Gatchalian na maimbitahan sa susunod na pagdinig ang sinasabing mga magulang ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang ng isang Chinese national na pinaghihinalaan ng mambabatas na posibleng ina ng alkalde. So, nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, rumenta nung warehouse, at yung mga taga doon. At itong taong si Gwen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Sinisika pa ng UNTV News na makakuha ng tugon mula sa kampo ni Mayor Guo kaugnay ng alegasyon ng mambabatas. Bukod dito, nais din ni Senator Gatchalian na mapatalsik bilang miyembro ng Partidong Nationalist People's Coalition o NPC si Mayor Guo, miyembro ang mambabatas ng Advisory Council ng NPC. What I am seeing, no, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa POGO and yung kanyang birth certificate is irregular, no, and also invalid. It will set a bad precedent and it's not the type of members that we want for our party. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.